Good afternoon, everyone. I keep for reading Outreach Bible Study, Lesson 1. Okay, ang unang po natin gagawin is, unang-una po ay napi-importante yung photocopy po natin yung mga lessons na binibigay sa atin. That's why, I think Pastor Dave said yes, saying to us na magbibigay siya ng dalawang kopya, yun po yung ating ipapapotocopy. Bakit po natin po photocopy? Ito po yung kaya nilang idala. Nakita po yung mga miyembro na tinuturuan ko, inilagay po nila ito sa clear book. Okay? At ito po ay naituturo po nila, no? Napag-aralan na naituturo po nila na maganda. Maganda po yun na naitadala po nila yun. Hindi ko tulad dati na wala tayong iniiwan sa kanila. Okay? Pangalawa, use the i-questions. Ano po yung i-question? Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit, di ba? At tatanungin ka ng Diyos kung bakit kita papapasukin sa kaharian ko. Anong sasabihin mo sa kanya? Diba? Ganun po. So, we should start always with the question. Evangelist expression, exposure question. Kasi para malaman po natin kung ano na sila sa pananampalataya. Baka hindi pa talaga sila, hindi pa nila alam kung sila ligtas na. So, ito po yung gauge natin para malaman kung sila ligtas na. O hindi. Okay? So sa pamagitan po ng lesson na tinuturo natin, ay magkakaroon po ng sila ng pambahunawa at sila po ay writing down in the lesson that we're going to teach them, magkakaroon po sila ng kaligtasan. Okay? Hanggang sa dulo po, makikita po natin yun. Okay? Pangatlo, tips for reading lesson 1, read the story 3 times. 3 beses, paulitin po sa kanila uli, sa una, and then another lesson, another reading of the lesson, of the passage, and then ulit-ulit, patuloy po na ginawa natin. Di ba? Marilitin po yun sa kanyang kaisipan, and then faith comes by, you know that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Para hindi po nila, para talagang ma-develop po yung kanilang pananampalataya. Read with passion. Ano po yung sabihin ng passion? Drama ng konti. Ako po yung ano eh, dati po ako si Emi eh. Sabi ko gano'n, na-employ ko po ito sa preaching ko eh. Sabi ko, why not there? Yung drama po, other sa boses, may paghina at paglakas ng boses. Napa-importante po niya, hindi yung monotonous. Okay, merong sisigaw, ah! Bakit mo sinabi yan, aking mahal? Meron po gano'n, ano? Parang hindi naman po very monotonous, nakakano po yun. Nakaka-top. Okay, may pagtaas, may pagbaba, may pagsigaw, may pagpaghina. Ganun na po yung sinasabi sa atin. No? Read with passion. Practice reading out loud. Malakas. Kanina doon, ang ingay-ingay, talagang ilalabasan ko. Okay, mapapractice, madali po i-practice lang yan. No? Magsisigaw kayo. Basta, pag nagbabasa ng Biblia, malakas. Nakita ko yan ako, 1-2, bakit yan, nakas-nakas niya magbasa. Kasi, nurse siya. Kailangan pa daw naririnig niya. Oo, naririnig natin. Para dalawang beses po yan, eh, di ba? Nakikita na natin, naririnig pa natin. Mas effective po yan sa pag-aaral. Okay, practice reading out loud. Maintindihan po natin na kaya pag sinabi natin sa kanila, alam na lang po natin kung paano po natin na, kung paano po i-deliver po yung message. Have group members visualize the story. Okay, para po sine. We are engaged, yung po magbibigay po natin Bible study, para po tayong showbiz. Showbiz. Nung ako'y writer, nagra-write po ako, nung nabasa ko po yung isang book, libro, sabi nga noon, you are in the business of, you are in the show business. You must show the people how it is to cry. Paano umiyak? Paano tumawa? Hindi po yung umiyak siya. Tumawa siya. Hindi, tumawa siya. Ganon. Dapat yung sinasabi niyo, di ba? Maganda yung sinabi ni Pastor Rick kanina. Di ba nagtanong yun, no? Sabi niya ganon. Simon. Diba? May konting drama. Okay? Hindi na, ang ganda-ganda. At yun, nagbasa po ako doon sa Senate. Hindi ko naman alam na ang ganda-ganda ng inflection ng voice ko. Pagkatapos po ng Bible, nung pinapasok ko sa rin ko, sabi niya sa akin, announcer ka ba?
Ang ganda, sabi ko muna, hindi. Kasi may paghihina, may pag, yung projection po napaka-importante. The rising, the falling intonation is very important while you're reading. Okay? Visualize the story. Okay, makita nila, hindi lang marinig nila. Okay, they must see a movie in your story. Have group members repeat the story as best as they can. Okay, huwag natin pilitin kung gandun lang sila. Okay, through our yung tatlong reading naman niya, siguro pare-pareho pa rin. Hindi nagbago. Pero ganun pa man, hindi natin sila i-criticize. No? Sasabihin ng mali ka. Diba? Ganito ang tama. Hindi. Malalaman din po nila sa sunod-sunod po na lesson. Okay, ask the question, let them answer. Huwag natin tulungan. Kasi malilimit yung purpose ng 3:40. Ang dali, sige, ganito nga yan. Sige, tuloy po. Oh, ah? Ba, pananam? Hindi na natin tulungan, di ba? Pananam? Hindi pa rin masabi, pananam pa rin tayo. Huwag ganun. Okay? Tulungan natin. Makinig tayo intently. Okay? Do not help them. Help themselves. Okay? Para matutunan po nila yun. Huwag ubusin ang mga sagot. Okay? Okay, nakubusin mo ang sagot dito. Pero sabi nung huwag ubusin, tatlo, makita mo na, meron na lumutang dapat mong marinig. Tama na. Okay? Huwag na-exhaust. Okay ba yun? Alright. Number 10, encourage. Kahit hindi masyado magaling magsalita, magpaliwanag. Napakaganda. Nung tuwa ko, Pastor Dave. Napakaganda. Kahit na po sa text, magaling. Kitang-kitang talaga, very consistent po. Magaling pa rin. Akala ko nagbabago. Dapat pareho, di ba? Sabi nga, pareho yung nagturo sa magtuturo sa tinanim natin pareho din. Magaling. Napakaganda. Okay. Napaganda yan. Mayroon pang magpapaganda, pero maganda na. Magpaganda lang ang mundo. Okay. Repeat the question. Diba? Ulitin po natin towards the end. Okay. Malalaman po. This will clearly show you what your group members have learned. Ano ang may sasagot po? Batay sa pinag-aralan natin. Ano ang may sasagot po? May sasagot yan. Layo-layo talaga. Pero huwag sabihin, mali ka. Ulitin mo ulit. Tignan mo, ayan mo. Mali. Okay. Alright, tumawa ka na iba. Maganda. Maganda talaga yung sagot mo. Pero natawag pa ako ng isa. Alright. Ulitin po natin yun. Ha? This will determine. Malalaman po natin na kung talaga natutunan niya yung pinag-aralan ninyo. Magbahagi, vision casting. Okay, guys na mag-share po yung ating mga tinuruan. Okay, vision casting. Mag-share po sila o magbahagi. Okay. Practice, towards the end of the lesson, may party doon na mag-practice harap. Okay, mag-harapan yung dalawang tao at mag-practice ito. Una, and then pangalawa. Okay, para talagang matanda nila ang itinuro mo. Practice. Tips for reading lesson 1, pagtatalaga. Okay, ipag-pray mo ang bautisa. Italaga mo na talagang gamitin sila ng Panginoon para magamit po sila sa pag-ayo. Okay? Don't divide the lesson. Okay? Now, hindi po dapat na hatiin yung lesson. Okay, tapos na tayo sa part 1. Nasusunod na lang, ha? Hindi po yun. Don't do that kasi madidibit mo yung purpose ng T4TA. Dapat yun, tapusin po ang lesson in one sitting. Okay? Huwag mong hahatiin. Wala na yun. Hindi na yung wala na pong visa pagkatapos. Okay? Allow enough time. Usually, ang preparation po ng Bible study natin, yung pong regular, no, yung normal na Bible study is 45 minutes. Mahaba naman yun, ate, I'm giving 30 minutes only. Ganoon. Pero ito medyo mas marami pong oras tayo na kailangan eh. I think 1 hour and 20 to 1 hour and a half. Nagamitin po natin ang oras dito. Pero sulit. Diba? Matututunan ng lahat yung dapat mong ituro base doon po sa pinag-aaralan ninyo. Mas maganda rin yun, no? Kesa 45.
wala din naman nangyari. Okay. Now with the complete components no na ng ano ng ating pinuturo ay maintindihan nila. No, huwag tayo marapat sa oras, no? Maintindihan nila. Tingnan natin kung naiintindihan. Okay, bago tayo matapos, no? Allow enough time for them to learn the lesson. Use the condensed version of the story. Now, okay ang Bible, sabi nga ni Pastor Karina, okay ang Bible. Pero, mas mainam na to, mas maikli, mas madali. Okay, sabi nga, the story of the Bible study guide is a condensed version of the story from the Bible. Condensed ito, pinaikli, pero nandun po yung mga, hindi naman pinaikli actually, inalaw din ito, pero sa isang version na mas madali. Okay? Word and phrases require a lot of explaining have been deleted. Okay? The condensed version of the story makes it much easier for you believers to repeat the story and grasp the main point. Use the condensed version rather than read directly from the Bible. Okay, hindi na lang po. Huwag na po kayong kumuha pa ng Biblia. Okay, para doon po diretso magbasa. Doon na lang po. Mas madali po yung maintindihan. Hindi nyo na po ipapaliwanag dahil napakadali lang po yung condensed version na ginagamit po natin. Okay? Now, we have a few interactions na gagawin po. Okay, which tips do you especially want to remember and apply? Among the 17, which tips? Okay, ano po yung mga tips po na gusto natin po maintindihan, want to remember, maunawa po natin at may apply po in our particular OBS. Okay, for 3 minutes po. Which tips might be easy to neglect? If neglected, what might be the result? Nakaligtaan. Kung nakaligtaan, ano po ang magiging resulta? Usapan po muna natin yan sa ating grupo. Okay, nakatulong na tayo sa page 10 sa ating notes. Page 10, feedback form. T4D feedback form. Papaliwanan ko ng konti, habang ipinapaliwanan ko, hihilingin ko pag i-fill up. So, mamaya, mabibiyak ko ng time para tapusin natin talaga. Konting paliwanag lang. Dito po sa number 1, how is your progress in imparting vision in your church for making disciples? A. Completely established. B. Making progress. C. Haven't started. Pakipilugan ng isa. Okay, number 2, dito may mas papaliwanag. Number 2, dito yung gabi natin preparing to make disciples. Dito kailangan ng paliwanag. Okay, kagaya ng paliwanag ko noon, ulitin ko po para gawin natin talaga. Kasi maraming kulang sa submission dito. Maraming hindi nag-fill up. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo. Batay dito, nag-adjust kami ng teaching. Batay sa nangyayari. So, itong gagawin. Your prayer care share, personally apply. When kayo, the pastor and the key lay leader have personally applied prayer care share, just check na lang. Check. Double schedule. Kailan itaduro yung prayer care share sa church niyo? Pakisulat yung schedule. Kung tapos na o kung mangyayari pa. Next call, at paalala po, yung magtuturo ay yung kilay leader. Di pastor. Yung magtuturo, kilay leader, mas maganda. Tapos next call, training done. When the training is done, check on na lang. Ngayon, ito po. Dito tayo nagkulang. Marami sa inyo, nagturo na. Ang next question, number of implementers. Walang may sulat eh. Karamihan. Di ko alam kung bakit. Di ko alam kung pinabayaan, o hindi nyo napansin, o di nyo alam. Dahil, di kayo nagtanong. Oo. So, kailangan magtanong. Kagaya ng ginawa kanina. So, pag magtuturo kayo na life testimony, magtanong ilan sa inyo ay nagsagawa ng prayer care share. Tataas ang kamay. Bilangin. Isulat nyo sa inyong monitoring guide. Ilan sila at anong presyendo. Kung malaking presyendo, alat nyo. Ang target kayo malaking bunga. Ngunit kung maliit ang presyendo, kailangan ayusin.
You have to do something, or else magtuturo kayo ng buong T4T at halos wala mangyayari. So dito malalaman, ano ang nangyayari talaga. So marami sa inyo, walang naisulat. Meron din ilan sa inyo, meron kayong naisulat at maliit ang porsyento. 5%, 8%, 15%. Kung ganoon, okay lang po. Pabuti na naman nyo. Huwag kayong sumuko. Kagaya ng pinag-usapan kanina, kung maliit ang porsyento, sasabihin sa 15%, magaling! Magaling! Yung 85%, pwedeng maging magaling! So, hamunin sila. Okay, mga kapatid, habo na. Bawi na. Pwede pa. Huwag isatabi ito. So, yung prayer care share, pwede pang gawin. So, kuminsan, it will be weeks hanggang magsasagawa. By ilang miyembro natin, hindi nila gagawin kaagad. Pero kapag magtanong ulit, after 5 or 6 weeks, sa wakas! Kikilos sila. Oo. Pero ang karamihan, typical, after 1 week, wala. 2 weeks, wala. Hindi wala, within ito. After 1 week, 20%. After 2 weeks, 25%. After 3 weeks, mga 70-75% na. Meron din po mga 10 or 20%. Hindi isasagawa magpakailanman. Talagang tagapakinig habang buhay. Ubo, di gagalaw. Di nyo alam kung buhay o patay. Yung mga natutulog sa service. Meron kayo ganyan? Meron din, ano? So, di makabuhay 100%. Pero huwag tayong tumigil sa 15%. Paano nyo malalaman kung anong percent? Magtanong po, isulat dito. So dito, makikita nyo in one glance ang progress nyo. Yo. Okay po ba? Yo. So, ganoon din po for the next testimony. When the pastor and lay leader have personally shared your testimony, check. You're scheduled to teach it? Sulat. When the training is done, check. Next, how many implementers? Magtanong the next week. Sulat dito. Number of implementers and the percentage. Tapos, pag magturo ng person of peace, magtatanong, ilan ang nag-implement ng life testimony? Okay, good, 25%. Magaling! Okay, palingan natin, prayer care share. Ilan na? Oh, 45% na! Lalo magaling! So palingan. Laging palingan. Para ito, it's always up to date. You always have right in front of you, up to date, alam nyo, ang status of United Implementation sa church nyo. Okay. Mga ganon din, hanggang matapos. Okay, next book. The next section. Okay, ngayon lang, dumating tayo dito. So sa ating monitoring guide, hanggang ngayon, lahat na yan. O yung section na yan. Pero ngayon, dumating tayo sa ibang section, yung Bible study section. So dyan sa inyong monitoring guide, mayroon 4 Bible studies. Yung una, ibinigay na sa inyo. So, itong section na ito, paki-fill up para i-submit nyo sa inyong feedback form at sa inyong self-monitoring guide, i-update nyo. So, liwanag po. Yung Outreach Bible Studies, topic, babaeng pinadawan, have taught this OBS to unbelievers. Kayo po yan, pastor and lay leaders. It's your personal implementation. Pag kayo, personally, ay nagturo, check na lang. Check. Then, kailan ituturo nyo sa church? Sulat yung schedule. Yung date na sinabi nyo kanina, my February 17, my March 3, ganyan. So, sulat sa inyong self-monitoring guide, sulat din sa feedback form na ibigay sa ating para-palag namin. Sulat yung mga...
Right? So schedule the dates. So yung schedule. Sino po ang magtuturo? Key lay leader. The key lay leader. Gagawin muna niya sa field, sa actual. Siya ang magde-demo. Paano siya magde-demo? Nagawa na eh. Nagawa na. Nagturo na siya. So madali mag-demo. Madali lang. Kaya-kaya niya. Pag siya ang magde-demo, mas marami kikilos. Pag pastor ang magde-demo, mas konti ang kikilos. Saan? Okay. So schedule, pakisulat. When the training is done, check on. Pero darating pa tayo. So all you have now is the date. Yun lang. So sa inyong feedback form, ngayong araw, pakisulat ang date nyo. Okay. Okay, tuloy po. Dito sa page 11. Number 3. Self-monitoring guide is up to date. Yes or no? So kung ang inyong guide is up to date, bilugan. If it's not, may problema tayo. So gagawa ng paraan. Para malaman. Okay. The rest is self-explanatory. Ibang papaliwanag. Yung last questions, number 7, what suggestions do you have? Number 8, how can we pray for you? Optional yan. Gusto niyong magsula dyan, pwede. Kung ayaw niyo, okay din. Pero ang mga nauna, 1 hanggang 6. Fill it up po. Fill it up. Kung di niyo i-fill up, di kayo bibigyan ng materials. Oo. So paki-fill up. Last time, hindi ko pinacheck na mabuti. Maraming lumusot eh. Halos lahat, lumusot. Ngayon, wala nang lusutan. Chichekan nila na mabuti. This is accountability po. Accountability. Pag ganun, maraming masahan. Oo. You don't do what I expected. You didn't do it. But when I expect, you'll do it. Yo, yo. Well, don't do what you expect. They do what you expect. Inspection na eh. Inspection na. Dapat doon pa. Nakaligtaan ko. Ayun, bawi na. Okay. Ayos po ba? So yun po ang feedback form.